Kamusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na-upload. Dalawang araw makalipas ang insidente sa Fiesta Masinag, pero simula noon, hindi pa nila napag-usapan ni Sia ng mga nangyari doon. Hanggang ngayon, hindi pa niya natatanong ang binata sa kung totoo ba na may fiancé na ito talaga o bluff lang. Naalala din kasi niya ang sinabi nito sa kanya noon nang nasa villa sila, na minsan kailangan itong magsinungalin at sabihin kung anong gustong marinig ng mga nakikinig dito. Kaya naman hindi niya alam kung nagsasabi ba ito ng totoo noon o nagsisinungalin lang ito para hindi na ito tanungin pa ng tanungin ng mga oras na iyon. Hindi lang sa contest sumali si Sian. Madaming palaro pa ang sinalihan nito noon. Nakapag-uwi pa nga sila ng Biik dahil sumali ito sa habulan ng Biik. Ate Cassandra, si Kuya Sian. Nakangiting tanong sa kanya nito. Linggo ngayon, hindi siya nagtinda. Si Sian na nagtitinda kapag Linggo para naman daw makapagpahinga siya, kaya naiwan siya sa bahay na mag-isa. Kaya naman laking taka niya nang hanapin sa kanya si Sia ng mga barkada nito. Nasa palengke, bakit? Takang tanong niya dito. Ah, oo nga pala. Sabi nito at napakamot pa sa ulo nang narealize nito ang sagot niya. Pakiabot na lang po ito ate, kay Kuya Sian. Sabay abot nito ng susi. Hindi na siya nito hinintay pa na magsalita. Basta na lang itong tumakbo paalis. Napailing na lang siya sa ginawa ng binatilyo. Naglilinis na siya sa bahay. Malapit ng magtanghalian. Kailangan na din niyang magluto para sa kakainin nila. Pero bago pa man siya makapagsimulang magluto, dumating na si Sian. Puwis na puwis at mukhang pagod na pagod. Topless na naman ang loko kaya hindi niya maiwasan na tumingin sa likuran nito. Hindi nga siya nagkamali dahil nandoon ang mga kababaihan pati mga sangkabaklaan. Nakasunod sa kanya. Nagpifiesta sa katawan ng binata na nakahain sa mga mata ng mga ito. Nakaubad ka na naman? Galit niyang sitas sa binata. Huminto naman ito sa ginagawa at tumingin sa kanya. Mainit kasi, and my clothes are all wet. Sagot nito sa kanya. Inirapan niya ito at nilapitan ito para hilahin papasok sa loob ng bahay nila at agad na sinarado ang pinto. Kitang-kita pa niya ang panghihinayang sa mga mata ng mga nakamasid kay Sian. Muli niya itong binalingan. Napansin niyang medyo naging tan na ito at mas lumaki ang katawan nito. Palagi ba naman kasing nakatapless kung maghara-hara sa labas. Tapos ito na din kasi ang nagbubuhat ng mga paninda niya. My lady, did Tom came here and give you something? Tanong nito. Huling-huli nito na nakatitig siya sa katawan nito ngayon. Kaya naman ramdam na ramdam niyang namumula ang mukha niya. Kaya naman umiwas siya ng tingin dito. Tapos nilapitan niya ang pinaglagyan niya ng inabot sa kanya ni Tom kanina na susi at ibinigay kay Sian ito. Yes. Turan nito na mukhang tuwang-tuwa habang nakatitig sa susi. Anong meron sa susing iyon? Dress up, my lady. We're going somewhere. Utos nito sa kanya na ikinataas ng kilay niya. Sian, my house, my rules, remember? Ani dito na nakataas ang kilay niya. Nakita niyang natigilan ito pero sandali lang. Ngumiti ito sa kanya at nilapitan siya nito. Hinapos nito ang kanyang pisngi. Sorry, my lady, I just got excited. Ani ito na nakatitig sa mata niya. Inarapan niya ito. Ngayon na lang ulit sila naging ganito kalapit na dalawa after ng ilang linggo magkasama sila dito sa probinsya. Can I invite you for a ride, my lady? Tanong nito. Tinitigan din niya ang mata nito. Please? Nagpopi ay pang damulag na akala mo'y cute siya. Wapo kaya? Sige na. Ani niya na kunwari ay napipilitan siya pero deep inside her, kinikilig na siya.
Kinakabahan siya na makita kung saan siya sasakay. Sa tanang buhay niya, hindi pa niya nasubukan na sumakay sa single na motor. Ang mas ikinakakaban niya ay si Sian ang magdadrive. "Saan mo nakuha ito?" tanong niya kay Sian. Without looking at her, sumagot ito. "I just borrowed it to Tom," sagot nito habang busy sa kabubuting tingin sa motor. "Marunong ka bang mag-drive?" alanganan niyang tanong sa binata. Nakangiti itong lumingon sa kanya. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang excitement na hindi pa niya nakita noon sa binata. Para bang bata na gustong-gusto nang lumabas sa bahay dahil nakakulong ng ilang araw doon. "No, but I think I can handle it," masayang sagot nito. Pagsakang balikat, nakatitig siya sa binata. Parang biglang gusto na niyang isigaw sa mukha ng binata na, "Hoy, Sian, buntis ako. Kapag ako natagtag at nakunan, sasakalin kita." Nakakaramdam na siya ng takot na sumakay sa motor. "Hey, Cassandra, trust me, okay? I will not do anything that will harm you, okay? Mas pipiliin kong ako masaktan kaysa sa'yo." Turan nito. Nakita siguro nito ang pag-aalinlangan sa mata niya kaya nito nasabi iyon. Mariing napapikit siya at bumuntong hininga ng sobrang lalim bago siya tuluyan na lumapit sa binata. Sinuotan siya nito ng helmet. Ito pa mismo naglagay sa ulo niya at siniguradong hindi maaalis sa kanya. "Sian, dahan-dahan lang ha." Bilin pa niya dito. "Of course, my lady. I will be extra careful." Pagbibigay sa kanya nito ng assurance. Nang nakasakay na silang dalawa, ilang minuto din silang nakasakay na pero hindi pa din pinapaandar ni Sian ang motor. "Sian, ano, sira ang motor?" tanong niya dito. Bumuntong hininga si Sian bago siya nito nilingon. "Tom says, I have to put the key to the ignition and start it by pushing this button. But it didn't work as I did what he said." Sagot nito na nakatitig sa manibela ng motor. Tinignan niya ito tapos ang ginagawa nitong walang tigil sa pagpindot sa push starter ng motor. "Oo nga naman, nakasindi naman ang motor pero hindi ito umaandar kahit na anong pindot ni Sian sa starter nito." "Baka naman sira ang starter?" sagot niya. "If it is broken, how the hell am I going to make this motorcycle to run?" Puno ng frustration ng pagsasalita nito. Natatawa naman siya sa nakikita niyang reaksyon nito ngayon. "Try mo kayang padyakan," utos niya dito. Nalilito naman siyang nilingon nito. Nakakunot din ang noon nito sa kanya ngayon. "Padyakan?" tanong nito. Tumango naman siya bilang sagot dito pero hindi pa man siya nakakababa sa pagkakasakay sa motor. Humahangos na dumating si Tom and the company. "Kuya Sian, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Kailangan mong diinan ang preno bago mo pindutin ang push starter. Tapos dahan-dahan lang sa selinyador at pagbitaw sa preno. Ito ang preno sa likod at ito naman ang sa harap. Palaging likod lang muna ang gagamitin mong pampreno. Kapag emergency lang ang harap. Tapos huwag masyadong madiin sa pagpiga ng preno. Sa harap, masasemplang kayo." Paliwanag nito. Ginawa naman ni Sian ang sinabi ni Tom sa kanya at ayun nga, umandar na ang motor. "My lady, I think it is better if I practice first for your safety." Bulong nito sa kanya. Kaya naman bumaba siya. Pumalit naman sa kanya si Tom at tinuruan ng ilang minuto si Sian. Madali lang naman itong nakuha ang mga dapat nitong tandaan. "Come, my lady, we have to get moving now." Aya nito. Inalalayan pa siya nito pasakay sa motor at pikit mata siya nang nag-umpisa na itong tumakbo. Migpit pa siyang napayakap sa binata habang tumatakbo. "I like this motorcycle. I'm gonna buy one of this when we will go back in Manila." Masayang sabi ni Sian. Nagtataka naman niyang tinignan ng binata kahit na hindi niya makita ang mukha nito. Alam niyang nakangiti ito at masaya. "Bakit?" "Because you were hugging me this tight and I love it," sagot nito. Nagkarera na naman ang puso niya sa narinig niyang sagot ni Sian.
Malapit lang naman ang naging biyahe nila ni Sian. Dinala lang siya ni Sian sa isang resort. Medyo hindi pa develop ang lugar kaya naman halos walang tao doon. Actually, wala talagang tao sa lugar na iyon. Hindi nga niya matawag na resort ito dahil parang pinakadulo lang ng tabing dagat. Wala ka nga makikitang cottage o ano sa lugar na ito. Pero may maliit na kubo sa tabi ng puno ng mga buko doon. Halatang kagagawa lang dahil bago pa ang mga gamit mula sa pawid at kawaya na gamit sa pagkakatayo. Iisa lang din ang kubo doon kaya alam niyang bago lang ito ngayon. Inalalayan siya ni Sia na pumasok sa kubo. Napataas ang kilay niya na makitang kumpleto ang kubo. May lamesa, upuan at maliit na kama na kasya naman ang dalawa. May unan at gumot din. May mga plato at pagkain na nandoon. "We're staying here tonight, my lady." Bulong sa kanya ni Sian. "Kaninong kubo ito?" Hindi niya napigilang tanungin. "Sa atin?" Masayang sagot nito. "Sa atin? Wala akong matandaan na bumili tayo ng kubo." Aniya na nagtataka pa din. Simula nang magsama sila ni Sian sa probinsya, hindi na nakahawak ng pera si Sian dahil isa iyon sa mga kasunduan nilang dalawa. Pero na lang sa mga napagbebentahan nito sa palengke na agad namang iniintrega nito sa pag-uwi. "Yeah, I used the price I got in Barrio Masinag to build this kubo. But I will say sorry about the land. I asked Dave to buy this land for us. I hope you don't mind. Kasi, hindi kasi kasya ang napanalunan ko doon sa fiesta to rent the place. And ayaw naman akong pagbigyan na may-ari na magtayo ng kubo. That's why I asked Dave to buy this land for us." Pag-amin ito sa kanya. Napakagat siya sa ibabang labi niya sa paliwanag ng binata sa kanya. "Then why did you bring me here?" Tanong niya kay Sian. "To ask you out for a simple date." Sagot na hindi inaalis ang mga mata na nakatitig sa kanya. "Oh, Sian." Aniya sa nangingiyak na tono. "This night, I want to clarify things to you. I don't want to waste my time anymore, so I'll do it tonight." Makahulog ang turan ni Sian. Naguguluhan naman siyang nakatingin dito. Naghihintay kung anong susunod nitong sasabihin sa kanya. "It's now or never." Ngayon niya sasabihin kay Cassandra ang lahat. Sisimulan niya sa nakaraan nilang dalawang nakalimutan nito. Mas lumakas ang loob niya nang makilala niya ang isa sa mga kababata ni Cassandra na si Josephine. "Alam mo, pamilyar ka sa akin." Turan ni Josephine. Nakilala niya ito sa Barrio Masinag. Nagpakilala itong kababata ni Cassandra. Nakita kasi siya nitong kasama ni Cassandra habang naglalakad papunta sa susunod nilang pupuntahan na palaro. Nakasalubong nila ito at inaya na sila nito sa bahay nito para magmeryenda. Nakapangasawa daw ang kaibigan na ito ni Cassandra kaya ito nasa Barrio Masinag. "What do you mean?" Takang tanong niya dito. Nasa banyo ang dalaga kaya naiwan siya sa kaibigan nito. Busy naman sa pagkain ng tatlo niyang kaibigan kaya hindi sila nito pansin. "Para kasing nakilala na kita noon." Sagot nito sa kanya. Napaisip din siya kung nakilala na niya noon ang kaharap pero wala talaga siyang maalala na naipakilala sa kanya ito ni Cassandra noon. Ano nga ulit ang pangalan mo?" Tanong nito muli sa kanya. "Sian Smith." Pakilala niya. Nakakunot ang noon nito habang nakatitig sa kanya na parabang inaalala talaga nito kung saan siya nito nakilala. Hanggang sa bigla na lang nagliwanag ang mukha nito na nakatitig sa kanya. "Alam ko na, sa magazine at sa TV, ikaw yung susunod na count sa England, tama ba ako?" Tanong nito sa kanya na tinanguan lang niya. "Naku, nakakahiya naman. Isang royalty pa pala ang naging bisita ko sa maliit kong bahay." Sabi nito. "No, it's okay. I'm kinda used to this kind of living because of Cassandra." Masayang sagot niya dito. Ngumiti ito sa kanya at muli siyang pinakatitigan nito sa mukha. "Pero alam mo, bukod sa alam ko, pamilyar ka talaga sa akin.
Para bang ikaw yung kinukwento ni Cassandra nun sa akin nung mga bata pa kami. Yung crush niyang foreigner daw sa bayan namin. Yung anak ng tinulungan niya minsan noon. Pagkukwento nito. Bigla namang bumilis ang pintig ng puso niya sa narinig niyang sinabi ng kaibigan nito. Ngayon lang siya nakakausap na maaaring magsabi sa kanya na nangyari. Bakit hindi siya maalala ni Cassandra? Pero kasi hindi naman niya binanggit ang pangalan ng crush niya na iyon. Tapos na masukan na siya sa kabilang bayan nang makatapos kami ng high school, kaya hindi ko na alam ang nangyari sa kanya. Ang huli ko na lang nalaman ay naaksidente siya, tapos wala na siyang maalala. Dugtong nito. Lalo namang bumilis ang pintig ng puso niya. Naalala kasi niya ang aksidente na sinasabi nito. What kind of accident Cassandra been through? Kinakabahang tanong niya dito. Car accident yata? Sagot nito. Pero bago pa man siya makapagtanong o makapag-react, dumating na si Cassandra. Kaya nawala na siya ng pagkakataon na magsalita hanggang sa makauwi na sila. Kaya ngayon, kay Cassandra siya mismo magtatanong kung ano ang pagkakaalam nito sa nangyari. Bakit ang alam ng mga tao na aksidente sa sasakyan na nangyari sa dalaga? Nung una, simpleng date lang sana ang gusto niyang mangyari. Pero naisip niya, ngayon na din siguro ang tamang oras para sabihin niya kay Cassandra ang totoo. Bukod sa pag-amin niya sa nararamdaman niya para kay Cassandra, pero maging ang nakaraan nilang dalawa, sasabihin na niya. Kahit pa alam na niya ngayon na may amnesia nga ang dalaga. Siyan, naguguluhan ako. Sabi nito sa kanya. First, I like to ask you what happened to you 10 years ago. Simula niya. Kumunot na naman ang noon nito at kulang na lang magdikit na mga kilay nito sa sobrang pagkakadikit. Anong 10 years ago? Takang tanong na naman ito sa kanya. The accident. Mahina niyang sagot. Bigla namang nagliwanag ang mukha nito na mukhang nakuha na nito ang gusto niyang itanong dito. Ah, yun ba? Kanino mo nalaman? Kay Pinang ba? She was referring to Josephine, her friend. He just nod and wait for her to tell what happened. Diyos mo, sa talagang babaitang iyon. Natatawang sagot ni Cassandra. Hinila siya nito na maupo sa papag na nandoon. Nang makaupo na sila doon, biglang kinapa ni Cassandra ang ulo nito sa may bandang likuran nito sa kanang bahagi. Kapain mo. Utos sa kanya ni Cassandra. Tagimbal siya sa nakapa niyang malaking peklat doon. Hindi niya iyon nalaman kahit na ilang buwan na silang magkasamang dalawa. Nakuha iyan sa aksidente 10 years ago. Sabi ng mga matatanda na nakakita sa akin, mukhang nabangga ako ng sakyan tapos akala nang nakabangga sa akin patay na ako kaya itinapon ako sa dagat. Inanod ako sa Pampang tapos may nakakita sa akin na matandang mangingisda. Pagising ko, wala na akong matandaan. Pero hindi naman lahat kasi naalala ko naman ang lola at sarili ko, pati mga kaibigan ko. Pagsisimula nito, seryoso lang siyang nakikinig sa dalaga. He wants to know all the truth or just what happened after the accident. Pagising ko, sabi ng mga tao sa paligid ko, 2007 na daw noon. Pero ang huli kong tanda, 2006 pa lang noon. Tapos ang alam kong huli, kung natatandaan, pupunta ko ng palengke para humanap ng racket noon para pambili ng gamot ng lola ko. Tapos may nakita ko mag-asawa na nag-aabang ng tulong kasi nasaraan ang sasakyan nila. Tapos nagising ako, isang taon na pala ang nakaraan noon. Nabigla pa nga ako na namasukan na pala akong katulong noon. Tapos na-aksidente nga daw ako. Ang sabi ng doktor noon, may selective amnesia daw ako. Na pwedeng ang recent memory ko ang nakalimutan ko kasi yun ang iniisip ko ng mga oras na na-aksidente ako. At pwede din na na-trauma ako sa aksident ng kinasangkutan ko. Kaya nakalimutan ko ang mga iyon. Plus, may major head injury ako na nagbigay sa akin ng amnesia. Dahil wala naman kaming pera noon, wala kaming pampagamot. Hinayaan na lang ni Lola ang amnesia ko na hanggang ngayon hindi ko pa din naaalala.
Sabi naman din kasi ni Lola, wala namang importante doon sa alaala kong nawala, kaya pabayaan ko na daw. Isang taon na pamamasukan ko lang daw iyon bilang katulong, kaya pinabayaan ko na lang din. Mahabang pagkukwento nito sa kanya. Ngayon, nalinawan na siya kung bakit siya nito nakalimutan. I'll tell you a story. A love story between two person named Lakay ko at Bakit ko. Will you listen to me? Kinakabahan niyang tanong sa dalaga. Bakas ang pagtataka at pagkalito sa mukha nito habang nakatitig ito sa kanya. After you heard my story, I hope it will answer all your thoughts, and if not, I'm here to explain it to you further. Dagdag pa niya. Hanggang sa unti-unti itong tumango bilang pagpayag sa sinabi niyang pagkukwento. Sinimulan niya ito sa pagpapakita ng dalawang litrato. Isa ay ang mga magulang niya at ang pangalawa ay ang litratong matagal na niyang pinakatatago. Nalaki ang mata na nakatitig ito sa kanya. Ako ito, si Yan? Bakit meron kang picture ko noon? Mas lalo itong naguluhan habang nakatitig sa kanya. At inumpisahan na nga niyang ikwento ang mga nangyari at ang nakaraan. Si Yan! Narinig niyang tawag sa kanya ni Cassie. Pero dahil sa puyat siya, dahil hindi agad siya nakatulog sa sobrang saya niya nang pumayag si Cassie na magpakasal sa kanya, napuyat siya. Ilang oras pa lang siyang nakakatulog o baka wala pang ang oras dahil halos kakapikit pa lang niya. Nag-enjoy kasi siyang nakatitig sa maamong mukha ni Cassie habang natutulog ito. Siyan, tawag muli sa kanya ni Cassie. Ungol ang naisagot niya. Hindi pa kasi niya kayang imulat ang mga mata niya sa sobrang antok niya. Siyan, gising! Pamimilit ni Cassie sa kanya. Bakit ko? It's too early. Just sleep, okay? Sagot niya dito. At niyakap ito ng mahigpit. Siyan naman, gumising ka naman oh. Masyado kasi muugang yate. Bulong nito sa kanya. Huminga muna siya ng malalim bago niya pilit na iminulat ang mata niya. Madilim sa cabin kung nasaan sila pero may konti pa naman siyang liwanag na nakikita dala ng lampshade sa gilid nito. Nang maimulat ng tuluyan ng mata at makapag-adapt sa dilim, doon niya napansin na sobrang nga ang uga ng sasakyan nila. Tumingin na din siya sa labas ng yacht nila. Nakita niyang sobrang lakas ng alon at hangin na may kasamang pag-ulan pa. Siyan! Puno ng pag-aalalang tawag sa kanya ni Cassandra. Nang tingnan niya, puno ng takot ang maamo nitong mukha na nakatitig sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinalikan sa noo. Stay here, okay? Titingnan ko lang kung anong nangyayari sa labas. Aniya dito. Pero dala ng takot nito, hindi ito kumawala sa pagkakayakap sa kanya at mas sinigpitan pa ang pagkakayakap sa kanya. Nasa ganoong tagpo sila nang bumukas ang pinto at sumilip ang mommy niya. Siyan, anak. Tawag nito sa kanya. We're awake, mom. Sagot naman niya dito. Tuluyan nang pumasok ang mommy niya sa loob. Go to your father now. Ako nang bahala kay Cassie. Utos ng ina niya. Wala namang nagawa si Cassandra kundi ang pakawalan siya sa pagkakayakap. Ayaw man niyang iwanan ang dalawa doon, kinailangan niyang umalis para puntahan ang ama niya at alamin kung ano ang nangyari. Nakita niya ang ama niya sa upper deck ng yacht at nagraradyo ito ngayon. Son, hold the steering wheel for me. Utos sa kanya ng ama nang makita siya. Agad niyang sinunod naman ang ama niya. Ito naman ay ipinagpatuloy ang pagraradyo. Kitang-kita niya ang nagngangalit na alon ng dagat. Masasindak ka nga dahil talagang hinahampas sila ng malakas na alon na may pumapasok pang tubig sa lower deck nila. There's a storm approaching us, son. We have to head back to the port. Ani ng ama niya makalipas ang ilang minutong pakikipagradyo. Tumangulang naman siya bilang sagot.
Tom! Mura ng ama nila ng isang malakas na alon ang tumama sa kanila na ikinawala ng balanse nilang dalawa. Napahiga siya sa kinatatayuan niya at dumausdos palayo sa steering wheel. Samantalang ang ama naman niya ay tumama sa may cabinet na kinalalagyan ng radyo. Narinig din niya ang pagsigaw nila Cassandra at ng ina sa baba. Alam niya, gaya nila ng ama, nawalan din ng balanse ang mga ito. Damn this typhoon! Mura niya. Agad siyang tumayo at tinakbo ang steering wheel nila na patuloy sa pag-ikot. Nang nakontrol na niya ito, medyo nakahinga na siya ng maluwag. I'll just fetch the anchor, sabi ng ama niya. Ilang minuto lang ang lumipas, nakita niyang umakyat sa itaas ang nobya at ina niya. Basa ang mga ito. Siyan! Tawag sa kanya ni Cassie. Hindi naman niya maiwanan ang kinatatayuan niya dahil na din kailangan niyang hawakan ito para hindi maglikot ang yate nila. Cassie! Mom! Tawag niya. Agad siyang pinuntahan ng mga ito. Kitang-kita ang takot sa mga mata ng mga ito habang papalapit sa kanya. Where's your father? Nag-aalala ang tanong ng ina niya. Hindi pa man niya nasasagot, humahangos ang ama niya papalapit sa kanila na basang-basa. Siyan, may tubig sa baba. Ang bilis niyang umakyat hanggang tuhod na agad ang tubig. Naiiyak na pahayag ni Cassandra. Doon, dinunggol na siya ng kaba. Hindi na maganda ang nangyayari sa kanila ng mga oras na iyon. The anchor is already gone and our propeller are all stuck with seaweeds. Ani naman ang ama niya. Nawawala na siya ng pag-asa. Paano pa sila makakaalis dito kung ganoon ang lagay ng sasakyan nila? There's a lifeboat here, I think. Tura ng ina niya. Agad na napagkasunduan ay iwanan na nila ang yacht na ito. Nagmamadaling inihanda ng kanyang ama ang lifeboat na sasakyan nila. Samantalang ang ina naman niya ay ang pagkain nila sa ilang araw na may istak sila sa gitna ng dagat ang inihanda. Siya naman at si Cassandra, kinuha ang life vest na isusuot nila. Magkahawak kamay lang sila hanggang sa lumabas na sila at nagpunta sa likod kung nasaan ang ama niya. Maya-maya lang, dumating na din ang ina niya. Dalang isang maliit na bag na agad namang inilagay nito sa lifeboat. I think we better give some distress signal for some of the nearer ships will notify us. Suwestyon naman ng ama niya. Tumakbo naman siya pabalik sa deck para kunin ang sinasabi ng ama niya. Habang tumatakbo siya, isinusuot niya ang life vest niya. Nagmamadali din siyang bumalik. Lalo pa siyang nagmadali nang marinig niyang sumigaw si Cassie at ang mommy niya. Cassie! Sigaw niya nang makita ang nobya na nasa dagat at inaanod ng palayo sa kanila. Wala sa loob na tumalon din siya sa dagat para sagipin ang dalaga. Siyan! Tu! Anito. Kahit anong langoy niya hindi sila magkalapit-lapit ng dalaga hanggang sa hindi na niya ito makita. Cassie! Aniya. Lumingaling nga pa siya para hanapin ito. Nakailang sisi din siya pero hindi siya makatagal sa ilalim dahil hinihila din siya paaho ng suot niyang vest. Kinakabahan at natatakot siya sa maaring mangyari. Lalo pa nang mapansin niyang hindi naman nakasuot ng vest si Cassie. No! Please! Cassie! Ulit-ulit niya itong tinatawag. Paglingon niya sa likod niya kung saan alam niyang nandoon ang mga magulang niya. Laking gulat niya nang makitang nasa malapit na si Cassie sa yacht. Laking pasasalamat niya pero agad ding nawala ang tuwa niya nang makitang isang malaking alon ang humampas sa yacht nila at tumaob ito patungo sa gawi ni Cassie. No! Sigaw niya na makitang nadaganan noon si Cassie. Lalo pa siyang nalumo ng tuluyan nang lumubog ang yacht ni Lana. Hindi niya makita ang mga magulang niya at si Cassie.